have a very, very special guest for this video to celebrate the Mother's Day with me. So, ito, masasabi ko talaga na ito pagkausap ko, hindi mawawala yung kalokohan. Joke lang. I mean, pag ito yung kausap ko, meron talaga akong mapupulot na aral mula sa kanya, sa mga sarili niyang experience, sarili niyang thoughts, and sarili niyang opinion. And nakakatulong talaga siya sa akin na mag-grow. For me, parang siya yung mentor ko. Kaya siya yung isa sa mga naisipan ko actually na i-guest for the Mother's Day special dito nga sa ano na to, sa content na to. So, mag-overlay ako ng picture niya para malaman niyo kung gaano siya kaganda. So, please welcome my very, very special guest, Ate Denise. Hi, Ate. Good evening po. Hi. Malalaman. Go in. Get in. Pag-umaka kayo. Uy, na kaya nag-gaya. Hello. So, yun na nga. Ano bang, kamusta na ate? Ano bang mga kaganapan natin sa buhay mo ngayon? Eto, nakaupo ko. O, diba? Sabi ko sa inyo kanila, guys, eh. Kalokohan to. Kalokohan ako, eh. Mm-hmm. Pero eto, dito, actually, nag-text ko sa akin kanina. Sabi ko, ano kaya yun, baka may problema dito. So, oo. Yun. May problema nga talaga, baka ano, sa pera. Pero okay lang. Wow. Yun. Alam ko naman ano, hindi niya po problemahin yung pera. Pero yun, sinabi niya sa akin, sinito niya yung tanong, yung content. Oo, kasi meron pong dalawang tanong po dito sa magiging content na sasagutin po syempre ni Ate Benis kung ano yung mga ano naranasan niya or ano yung pwede niyang i-advise sa mga ano sa mga vision impaired na katulad ng mga nanonood, 'di ba? May for sure merong manonood dito na kasi ito yung purpose talaga ng channel ko is to inspire ano people na katulad ko nga na may ganitong kalagayan, 'di ba? So ayun natin, patuloy. Anong sinasabi mo ulit? Yun nga, na-excite nga ako. Hindi dahil, makakasama ako dito sa vlog mo. Pero, mas na-excite ako dun sa content. Kasi nga, sobrang, kailangan ko din siyang i-share. Kasi, sobra din yung na-experience ko. Na para din, ma-impart ko din yung mga learning. Sa mga manonood. Yes. Mm-hmm. Yes, oo. So, sige ate, dumako na tayo sa... Well, dumako. Dumako saan? Pero... Magpumutan tayo sa tanong, sa number one question natin na hasagutin. Ano ni Ate Binis? And baka magbigay na rin ako ng sarili kong insight about that question. So, yung tanong is, paano, paano ba yung parents mo? Paano kayo na-handle ng parents mo noon? Kasi noon guys, kasi ano, sa ngayon, ano na lang si ate, she's living together with her, together with her relatives. Kaya noon, kasi, let's say, nagpaalam na yung kanyang mga parents. So, very inspirational kasi mayroong kakaibang story si ate about that. So, yun nga ate, ano yung experience mo or paano kanila hinahandle as anak nga nila na merong vision impairment? Hindi ko parang most especially ate yung mother mo. Oo nga. Kay mama naman din kasi aminin naman natin, 'di ba? Sa mga magulang natin, meron talaga yung super close tayo, 'di ba? Yes. And then yun si mama ko. So dami ko namang dami namang ding mga experiences din na, question ulit?
yun na, no, paano ka nila ina-handle or paano ka nila, kumbaga parang, inaalagaan. Hindi kasi naman talaga ako, ngayon lang ako naging low vision talaga, frightened naman ako noon. Pero alam nila na merong limitation na hanggang alas 4, si Cinderella kasi ako noon. Hanggang alas 4 lang. Alas 12 lang si Cinderella, di ba? Oo, mas maaga lang. Kasi nga nasa early 20s na ako. Siyempre, si Cinderella, dapat alas 4 na sa bahay ka na. Pag lumampas ka ng 4:01, tao lagot ka. Pero yun. parang ako pala dati bawal ako lumagpas ng 7, kailangan mga 6:30 pa lang nasa bahay na ako nung bata pa ako. Kala ko ako din natin si Cinderella. Pero yun nga, super higpit din sila sa akin kasi alam nila yung limitasyon ko hanggang saan lang yung kaya ko. Pero umabot din sa point na medyo, syempre, nasasakal tayo kasi bakit yung iba pinapayagan. Tsaka bata eh, di ba? Bata din. Pero hindi, iba din ako. Iba din ako sa mga bata noon na pinapayagan makipaglaro. Ako hindi talaga. Oo, hindi ko alam kung super lakas lang ng hearing ni mama na pag alam niya na lumalabas na ako sa sarayaw, balik mo, ayaw mong mag-aral, matulog ka. Ganon siya. So, wala kang magagawa. So, yun, nagsastruggle din ako. Yung struggle ko kasama siya. Kasi lahat ng mga check-up sa doktor, siya yung kasama ko. So, alam niya yung nararamdaman ko, lahat. To the point na nalaman niya kung ano talaga yung final destination talaga ng mata ko. Then, doon nakita ko talaga sa mata niya na parang disappoint. And then, alam niya yung feeling na takot kasi ganito yung magiging kahinatan na, alam niya yan, yung mata ko, ano yung magiging work, ano yung magiging buhay ko kapag dumating na yun. Actually, lahat naman ng parents or mothers, most especially mothers, talagang pagdating sa anak nila, pag mayroong nangyayaring hindi maganda or may masamang mangyayari, natatakot talaga sila. Oo. Pero ang maganda rin sa kanila, pag dumating na yung point na yun na, naging blind na nga, ganun, natuluyan na, sila din yung unang tao na tatanggap sa'yo, no? Ang galing lang base din sa experience ko. Kasi iba din yun na sila din yung nagiging support system mo. Oh yes. Diba? Kasi sila yung mas nakakakilala sa'yo. So kailangan sila talaga yung una na makaintindi sa kalagayan mo. Pero din kasi parang feel ko din kay mama ko na hindi niya parang ayaw niya dinidinay niya sa sarili niya na okay pa naman yung paliit mo, okay pa naman. Pero ayaw niya talaga yung point na magto-totally, mawawala na yung vision. Pero, yun. Dito na sa low vision. Sana hindi maging low look talaga. Ayan, low vision na po si ate. Para po sa mga hindi nakakaalam, low vision po means, na nakakakita po sila pero more on large na, 'di ba ate, large size when it comes to letters, kailangan large size na siya, large print na kumbaga. So large print siya. Ganun, 'yun po yung mas din siya actually, mas advantage siya. Siya kasi sabi kasi hindi ko na makikilala. Sabi nga nila, ang mga low vision daw, magaganda? Walang ganun natin. Ay, wala ba? Ate, masabi ko na, di ba kanila, maganda ka? Tama na yun. Akala ko, kasi sabi mo, kuys, di ba pwede pa ulit. So, yun nga, parang asa na ba tayo?
Kalokohan lang tong. So yun nga talaga ano, sabi nga nila pag low vision daw ano, para feeling daw nila sighted sila. So parang pero feeling lang yun. Oh, bihira daw yung mga low vision na nakikipagkaibigan sa mga partially sighted or mga totally blind kasi nga feeling nila nabibilang sila sa ano, sa sighted world. Karamihan. And totoo din. Pero noong una hindi ako naniniwala. Para sa akin hindi totoo kasi meron naman ako naging kaibigan na low vision. Tapos yun nga si Ate, Ate Binis na nga yun. Na low vision. Ay, so, ako pala yung tinutukoy. Hindi Ate, isa ka doon pero nagkaroon ako nung binuksan sa akin yung mundo ng Braille, yung napumapasok na ako, nagkaroon ako ng kaibigan na low vision. Actually, tapos meron din sa nung una akong pumasok sa may bagong silang dito sa ano Caloocan, meron ding low vision ako naging kaibigan. So di ako naniniwala sa mga sinasabi nila na pag low vision daw hindi daw nakikipagkaibigan sa mga partially sighted or totally blind kasi nga feeling nila sighted sila. Oh, kaya actually kina John B ko lang narinig yung ano daw eh, yung low vision hindi daw nakikipagkaibigan sa ano. Ikaw lang daw yung nakikilala nila Ate na ano, nakipagkaibigan sa ano, mga totally blinds nga, sa mga partially. Kasi for me naman din kasi, yung pagiging low vision, parang kang nandun sa gitna eh. Kasi siya, syempre, may nakikita ka, at the same time, meron ka din hindi nakikita. So alam mo kung yes, paano yung feeling na walang makita, at ano yung feeling na meron kang nakikita. So, siguro totoo yun. Or siguro sa iba. Kasi depende siguro. Siguro ano, pagpalagay natin na parang sa mga tao din na depende rin talaga sa tao. Na parang ganun, di ba? Merong may mga mababait, may mga ano, di ba? Parang ganun siguro. Oo. Pero ano, insert ko lang din to. Kasi nga low vision ako. Pero ano, kahit naman na buhay pa si Mama noon, parang low vision na din ako noon, nung mga nasa college days na ako. Kasi nga, ano, ang tawag niyan, akala niya kasi talaga, may nakikita ba ako ng bongga? Kapag nababangga ako, ganyan. Bakit ka nabangga? Actually, naranasan ko din yan yung, ano, sa ano naman, hindi dito sa mother side, sa ano, sa father side, yung, ba't ka nababangga? Ba't di ka tumitingin? Yung gano'n. Anong sinasabi mo? Anong? Sinasabi ko lang anong na ano. Sinasabi ko, eh, sorry, di ko lang siya napansin. Parang gano'n lang. Sorry, di ko siya napansin. Siguro para hindi na rin masyadong magkaroon ng ano conflict. Para hindi na rin maano si Papa na baka wala na talaga akong makita, yung ganun. Ayoko lang siyang ma-feel bad ba, parang ganun siguro. Yung pagkakataon na yun. Pero nung mga nakaraan na, ganun pa rin sinasabi niya, sabi ko talaga, ano na parang, eto na talaga pa eh, parang eto na, wala na akong makita. Oh, tanggapin na lang natin na yun na talaga yung nangyayari sa akin. Pero hindi naman talaga siya madali, di ba? Nakala ng iba, may nakikita ka ba? Oo, totoo. Hindi siya madali. Lalo na yung pagkakataon na ano, na syempre, di ba, ano, parang piniplease ko pa si Papa na may nakikita pa ako. Syempre, pagdating sa kanya, parang nag-a-adjust talaga ako na pinipilit kong tingnan yung paligid ko. Kahit ako hirap na, yung ganun. Sinasabi mo, pa, ang ganda. Ang ganda. Yung kahit di mo nakikita, sabi nila, ang ganda, di ba? Oo, ka na lang. Ang daming tao. Walang tao. Nasa senteryo tayo. Ganon. Yun, so yun nga. Dun tayo sa ano, sa mother. Sa mother naman is, ano, wala naman comment pagdating dun si pagdating kay ano, pagdating kay Mama, pag nababangga ako. Actually, ako nang nagsabi sa sarili ko na, tumingin ka nga, yung ginaganong ko yung sarili ko. Tapos, nagaano lang siya na, ba't di ka kasi tumitingin? Binibiro niya rin ako ng ganun, ba't di ka kasi tumitingin? So, ganun lang si Mama sa akin pag ano. Pero, ano, tanggap niya na ganun nga talaga yung nangyayari sa akin. Hindi niya na mababago pa yung
kung ano na yung ano ako ngayon. Ganun. Kaya sobrang blessed din ako na magkaroon ng mama na katulad niya kasi very supportive, talagang tagasalo sa lahat ng bagay. Ang ganun. Tagasalo sa iyo. Oh, pag na ano. Kaya lang dagad talaga siya. So yun guys, clip lang for ano, for Mother's Day. Okay. And wala pa akong ligo. So yun. Tulad si mama. Ay mo. Dama. Hi, diba na konti? Yeah. Hi. Happy Mother's Day. Yeah. So ano masasabi mo sa mga mothers out there na posibleng may mga anak na ano, katulad ko. Hahabaan ng patience. Short message. Hahabaan ng patience. Siyempre, laging paramdam ang pagmamahal. Laging dapat may communication. Siguro, siyempre, kasama ang dasal. Yun lang. So, happy Mother's Day. Love you. Love you. So, yun guys. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. Bye-bye.